PewDiePie. Ayun nga at naunahan na ni Mr. Beast si PewDiePie to become the most followed YouTube content creator. Si Mr. Beast na ngayon ang king of YouTube. Wala naman tayong issue dun. Pero para sa akin, si Casey Neistat pa rin ang godfather of YouTube. No questions asked. Inabangan po talaga ng mga tao ang follower counts ni Mr. Beast at saka ni PewDiePie. Parang stock market lang. At makikita natin ang follower count ni Mr. Beast at saka ni PewDiePie. As of this moment, November 14, 3 p.m. And Mr. Beast, 111,922,000 plus. While kay PewDiePie, 111,846,000 plus. So ang difference po ay 75,000 plus subscriber. Yun na po yung lamang ni Mr. Beast kay PewDiePie. Ever since nang naging viral yung mga video ni no slowing down for the numbers of subscriber na nagpapalo sa kanya. Meron pong mga YouTube channel na mas mataas yung follower count kay Mr. Beast. Andyan po yung T-Series na merong 229 million. YouTube Movies na merong 158 million subscriber. At saka syempre yung paborito nating Coco Melon na merong 146 million subscriber. Pero si Mr. Beast na po ang may pinakamaraming subscriber for a single person. Ang totoo pong pangalan ni Mr. Beast ay Jimmy Donaldson while si PewDiePie ay si Felix Shellberg. Nag-umpisa po ng YouTube channel si Mr. Beast noong 2012 at age 13. Nakahit siya ng 100,000 subscriber noong 2017. Siya po ang kauna-unahang content creator lang naman na naging cover ng Rolling Stone. Nakalikom din po siya ng $30 million to plant trees around the world. Nakaraise din po siya ng $30 million para po tanggalin yung mga basura sa dagat. Naglaunch din po siya ng Mr. Beast Burger virtual brand and earned $50 million in 2021. Nakilala po si Mr. Beast sa kanyang mga kakaibang challenge with the high price money. Pero sa pagkaalala ko, ang kauna-unahang naging viral talagang video ni Mr. Beast ay yung nagbigay siya ng $10,000 doon sa homeless person. And the rest is history. Ang pinaka-pop... Shit! Nangingay sa labas. Ang pinaka-popular po niyang video sa YouTube ay yung kanyang version ng Squid Game na mayroong 303 million views na po ngayon. Hundreds of people po ang kasali doon. I think 456 people yata para maglaro doon sa game na yon. With the prize money of 456 grants lang naman. Mr. Beast, baka naman. Ang ginagawa niya mga video ay yung mga nakakahatak talaga ng audience na hindi ginagawa ng ibang content creator. Almost of them viral. Nakakapagpasaya. Na-break niya ang YouTube algorithm dahil lahat ng i-upload niya viral. Mr. Beast, beka na man. At hindi lang po isa ang channel ni Mr. Beast, kundi anim. Anim ang kanyang YouTube channel. Andyan yung kanyang gaming channel, yung philanthropy, yung kanyang shorts. At kapag pinagsama-sama mo po ang subscriber niyan, hindi lang 111 million subscriber. More than that, with billion views. At dun sa kanyang appearance sa The Joe Rogan Experience, sinabi niya doon na meron siyang dub channel. Exactly the same lang nung video niya na nandun sa kanyang main channel, pero nakadub po yun sa iba't ibang lengguahe. Ayan, at 77,000 subscriber na yung lamang ni Mr. Beast kay PewDiePie. Mr. Beast, pahingi naman subscriber, mga 35,000 lang para naman maging 100,000 yung subscriber ko at magkaroon ako ng silver play button. Ang hirap. In real life, talagang napakahirap magkaroon ng subscriber. Alam yan ng mga YouTuber, pero karamihan sa atin ang nakikita lang natin yung success ng isang tao. Yung dinaanan na hirap, hindi nila nakikita yon. Kagaya ni Mr. Beast, 2012 pa siya nag-start ng YouTube. 10 years para maging number one YouTuber siya. Napakarami din yung hirap na dinaanan sa
pagiging content creator. Pero nung mabalik niya yung algorithm, boom! Anyway, thank you guys for watching. I hope you have a good day. Please subscribe to my channel kung di pa kayo nakaka-subscribe for more. And I'll see you on the next one. Bye!